Gandang araw po ulit sa inyong lahat. Nandito naman ako para ipakilala sa inyo kung ano ang Macro Visual Basic sa Excel. At kung hindi nyo pa alam yan o hindi kayo familiar dyan, panoorin nyo to. Gandang araw po ulit sa inyong lahat. Nandito naman ako para ipakilala sa inyo kung ano ang micro o macro visual basic sa Excel. At kung hindi nyo pa alam yan o hindi kayo familiar dyan, panoorin nyo to. Nagawa ako dito ng data na gagamitin natin sa ating demonstration ng Macro Visual Basic. First, alamin muna natin kung ano ang Macro Visual Basic. What is Macro Visual Basic on Excel? Sabi dito, Visual Basic for Application is the programming language of Excel and other program. One, create a macro. With Excel Visual Basic, you can automate tasks in Excel by writing so-called macros, a loop in Excel VBA or Visual Basic application enables you to loop through a range of cells with just a few code lines. Ngayon, alam na natin kung ano meaning niya. Papakilala ko naman sa inyo kung ano siya. First, kailangan natin i-activate ang developer tab. To. Para ma-activate siya, dito tayo sa tool, Customize Quick Access Toolbar. Then, More Commands. Sa Customize Ribbon, makikita nyo rito yung developer tab. Usually, wala pang click yan po sa mga bagong Excel. Pag kinilik nyo yan, lilitaw na itong developer tab natin. Tapos, itong data natin, i-gagawa natin siya ng macro sa pamamagitan na ito tayo sa developer tab, record macro. Tatanong siya ng macro name, assist na natin yan, then kung gusto nila dyan ng description, then click nyo lang yung okay. Now, pwede na kayong mag-record. So, gagawin lang natin ng style to, ng heading. So, lagyan natin yung name, then code, then age. Then, lagyan natin ito ng subtotal or ng total. Tapos, lagyan natin siya ng design para naman maganda. Kasi yan, lagyan natin ang kulay. Gitna natin. Tapos ito, lagyan natin ang border. Tapos ito, lagyan natin ang magandang border. Yan. Nakagawa na tayo ng isa. Nakarecord na tayo. So, stop natin yung recording. Then, ibalik natin siya sa dati. O, para mas maganda, gawa natin tayo ng panibagong sheet. Yan. So, dalawang sheet na siya. Makikita niya. Dito natin i-run yung macro na nirecord natin kanina. Paano ngayon makikita yung macro? Dito ka sa developer tab, macros. Makikita mo ngayon yung mga nirecord mo, ginawa mo macro. Click natin ang run. O, diba? Saglitan niya lang ginawa natin kanina. Meron na siyang name, code, age. Ito yung kanina, di ba? Ngayon, kung gusto nyo rin gayahin ng
ng macro, yung ginawa dito, is pwede natin ulit siyang i-run. Ito tayo ulit sa macros. Click ulit natin yung run. Diba? Napakadaling gawain. Ito kasi macro, ang usual na pinagagamitan niya is yung tipo ba na ginagawa mo araw-araw na paulit-ulit, eh isisimplify niya. So, yun lang mga kaibigan. Sana may natutunan ulit kayo. At sana nakilala nyo ang macro at sa susunod na araw, tuturo sa inyo ipapang gamit ito at ipapang pagpapadali ng trabaho nyo. So, yun lang. Paalam!